сам. Ayun mga kalingap, mga kasama, isang mapagpalang araw po. Bibisitahin natin muli yung mga pananim po natin. Tsaka gagawa po tayo ng itlogan ng manukuli. Tsaka i-adjust po natin ng ano, medyo mababa. Kasi masyadong mataas yung ginawa ko. Kailangan po natin i-adjust para madali na makapanik yung mga manok. Talagang po na ngayon, talagang maulan na. Halos araw-araw umuulan na. Ngayon dinala ko ulit yung itak po natin para magamit po natin. Tara mga kalingap, bibilisan na natin, mahirap na. Baka abutan tayo ng ulan na malakas. Tag-ulan na talaga dito sa Bicol. Hindi natin alam sa ibang lugar kung talagang tuloy-tuloy na rin po yung ano, ulan talaga. Yan oh, halos araw-araw na talaga umuulan. Ang dami nang pinutol dito ng mga puno. Pero yung mga iba talaga kailangan ng putulin oh, kasi tamang kunya, nasa tamang gulang na po yan para putulin tapos magtanim ng panibago. Dito yung mga bata oh, nagsasampay sila. Shout out. Shout out. Ang sipag naman ng mga bata. Ay, nagmano. Ay, nagmano. Nagmano sa kanilang lolo. Ay, puro nagmano sila sa kanilang lolo. Ay to, nagmamano din. Ayun. Ay, naglaba kayo. Sisipag naman yung mga anak ni Kuya Ruel. Ito yung ginawa po natin, oh. Natuyo na. Unti-unti nang natutuyo. Saka ito yung ano. Ito yung ginawa natin noong nakarang araw. Hindi pa natutuyo. Yun mga kalingap, ayusin po natin yung itlogan ng manok. I-adjust po natin ng medyo mababa. Kasi may mga nag-comment na masyadong mataas, kaya ayaw nilang mag-itlog. Kaya adjust po natin. Kaliyap, malamok. Malamok dito. Mga kalingap, ikakabit na po natin mga natabas natin, pero lilinisan ko muna para matanggal itong mga damo-damo, yung mga damo na kasi natumubo. Para malinis itong tulungan nila. Thank you.
video con tayo mga kalinga, solo. Solo tayo ngayon, pero okay, magkalala. Parating na yung partner ko. Meron po tayong magiging partner sa mga mission po natin. Isasama ko siya kasi napaka-kunto nito. Napaka-bait. Naging ko na rin to. Naging kasama ko na rin to dati. Makikilala din po ninyo mga kalinga. Damihan po natin para matibay. Kalian natin ang gusto mga kalinga para matibay. Hindi basta-basta masira. Subukan na natin mga kalingap na ilagay ito dito. Muna natin pagtabihin mga kalingap. Tatlo lang ang kasya dito. Pwede rin siguro kahit apat, pwede. Hindi naman siguro magtutukaan yan. Saka itatali natin mga kalingap para matibay. Tali natin ng alambre para hindi siya gumalaw. Tapos lalagyan natin ng dahon. Pinatuyo ko, sigurado natuyo na siguro yun. Kukunin na po natin mga kalingap yung ano, yung pinatuyo po natin ng mga damo. Kung hindi sapat yun, kukuha po tayo ng ano, ito, mga dahon ng saging. Yan po yung idadagdag natin. Yun ang pinaka ibabaw kasi yung damo parang medyo kwan po yun, parang medyo magaspang, kaya papatungan natin ng ano, dahon ng saging. Saan na yung pinatuyo ko? Parang kinuha ata. Ay hindi, ito mga kasama. Ito po yung pinatuyo natin ng mga damo. Ito yung kinalap ko. Okay na, tuyo na siya. Ayan po. Yan ang gawin natin na hugad nila. Ayan po. Tapos patungan natin ng kaunting kagi. Nakadahon. Ayan, marami na to. Sapat nito siguro na pang sahig natin doon. Pang sapin. Yan po. Masukal na dito. Pati dito sa tinaniman ni Kuya Arwin.
medyo masukal na kasi ulan ng ulan kasi. Tapos ito yung tanim nila, August, oh, nila Raymond. Parang nabisi ata sila, hindi nila nabalikan yung kanilang mga pananim. Sana mabalikan po nila kasi sayang, sayang yung area pag hindi mo talaga mataniman. Kun po siya, mababakante. Ito, mga kun ata to, mga lakatan, oh. Tanim nila Dong Henry ito. Ang bilis lumaki talaga. Tapos yung iba, oh, pwede nang ilipat siguro yan. Tama, ito yung gagamitin natin. Yan, oh. Sigurado sapat na yan siguro. Makakapalan natin dito sa harap. Para yung itlog hindi siya malaglag. Dapat makapal dito talaga sa harap. Kaalam naman ng manok yan. Ayusin din niya yan. Alam niya rin kung malalaglag yung kanyang itlog. Marunong din mga manok. Yan, sana magustuhan nila ito. Sana ito ganyan. Yung pinakasapi ng importante dito. Siguro yan. Na itlogan po nila. Maluwang din po ito. Yan. Tindi na natin siguro lagyan ng dahon ng saging. Kapal na rin po ito, eh. Yan, sapat na yan para mainitan yung itlog, oh. Tapos meron tayong kon dito pamain. Ito po, oh. Lagyan natin ng pamain para mangitlog sila. Akala nila may itlog na sila dyan, oh. Yan, tintig dalawa. Gayahin nila. Sapat na yan. Kahit wala ng dahon ng saging, okay na po yan. Kasi itlog na manok, asa 12 lang naman yan, eh. Yan, okay na yung mga kalinga po. Itlogan ng manok, okay na po yan. Ayos. Sa susunod na pagbalik po natin, gagawa ulit tayo ng dalawa. Para dito rin, para apat. Tapos pag nakaumpisa sila dyan, sigurado magagamit din nila ito. Lalagyan ko na rin ito, para sigurado. Para pangitlogan din nila. Yun mga kalinga po.
mga kasama. Nalagyan na po natin lahat. Yan o. Yan. Kumpleto na po yan. Yan o. Yan mga kalingap, sakto natapos na rin po tayo, tapos yun na yung ulan na malakas. Yan mga kalingap po, uulan na ng malakas. Ay salamat, tapos na rin po yung ating ano project na itlogan ng manok. Pagbalik ko mga kalingap, gagawa ulit tayo ng ano dalawa para makumpleto po natin yung itlogan ng mga manok. Sarap ng hangin oh. Grabe. Ang lamig ng hangin dito talaga. Sa bundok. Ito oh. Tapos marami pang tanim na nyug oh. Ito yung namimiss ng mga taga ano, taga syudad oh. Yan, ang daming bunga ng ano, bunga ng nyug. Sarap uminom ng buko. Yan, daming bunga oh. Tapos ito yung tanim ni Kuya Rowell oh. Nagtanim siya ng talong. Grabe, ang haba naman itong talong ni Kuya Rowell oh. Kaso payat nga lang. Yan, may tanim siyang mga kamote. Tapos ito yung hindi ko pa na itatanim. Ito yung binuhat ko galing sa ano, sa labas. Yan oh, may mga kundin dito oh, yung rose. Kaso wala pang ano, wala pang bulaklak. Kaya hindi pa siya matatawag na rose. Tapos yung mga tanim niyang ano, yung sitaw. Tapos may mga pinya din po dito, malapit sa kanilang bahay. Yan o, oh, ito yung rose o, oh, malalaki na. Kaso walang bulaklak. Yan o, oh, pinya. Tapos yung napansin ko na, may napapansin ako dito na ano, tanglad, parang tinanggal nila. Ayun, yun po yung tanglad o. Oh. Ay, ito pala yung tanglad, yan po o. Oh. Naglilipat po tayo, malapit dun sa tinataniman po natin kasi... Sabi nila takot daw yung kwan dyan, ahas sa tanglad. Kaya ililipat po natin yung iba sa mga susunod na araw. Ngayon, yun muna yung ano, itlogan ng manok, yung ating nagawa. Naman yung kape eh. Nakalihan po, ito po yung kape. Kwan daw ito, hybrid, hybrid na kape yan. Ito, ay, sumabit, ito po. Mga hybrid na kape, yan po yung sabi nila. Ano. Hindi rin ako sigurado kung kape talaga 'yan. Pero kung na po 'yan, hindi na po 'yan sakop. Hindi na po 'yan sakop nila Kuya Bal. Sakop na po natin 'yan sa kabila. Hindi po natin pwedeng pakialaman 'yan, baka mapagalitan din tayo kagaya ni Kuya Rowell, pinagalitan nila. Kasi sumobra, sumobra siya ng tinaniman talaga. Tsaka yung kanyang lugar, ito medyo masukal na po. Siguro kailangan ng tabasan ni Kuya Rowell ito. Kasi delikado. Tapos sobrang kwan po dito, malamok. Dapat matabasan na ito. Kasi delikado din sa kalusugan ng kanyang mga anak. Baka magka-dengue po sila. Huwag naman po sana. Ito, ayaw ko namang pakialaman to. Kasi siya ang nakatoka dito. Tsaka area niya ito. Hindi natin pwedeng galawin. Baka may masabi siya o kaya magtampo. Kaya hayaan po natin. Ang pakialaman lang po natin yung ating lugar para hindi tayo ano mapagalitan. Yung mga kalingap, sana mangitlog yung mga alaga natin na mga manok. Sana magustuhan po nila yung ginawa natin. Kasi kuna po, ang dami na. Ang dami ng may sisiw. Asa lima na po yung may sisiw. Yung isa kanina umakyat doon. Parang gusto na rin atang mangitlog. Mga kalingap o. Oh, ang daming kon dito o. Oh. Nalaglag lang o. Oh. Pag gusto mong panggata o. Oh. Hindi problema ang kon po dito mga kasama. Yung panggata o. Oh. Ang dami o. Oh. Ito naman yung sa ano makapuno. Pang ilan na to. Pangatlo na siguro ito. Hanapin natin. Ay may ang dami na. Sinabi kong pangatlo kasi ito yung pinulot ko noong nakaraan o. Oh. Oh, yan o pangatlo. Tapos meron pa ditong nalaglag o. Oh. Apat. Hindi talaga pinapakailaman nila Kuya Rowell ito. Yan o, lima. Pang-anim po ito o.
Yan po, pang-anim. Dami na. Dami na lalaglag. Nanggaling po dyan, no? Ito yung makapuno. Malilit lang yung bunga nito. Yan. Tsaka ito naman po yung ating binunutan nung nakaraang araw. Tsaka tinaniman po natin. Ito mga kalinga po. Yan. Hindi muna tayo magbubunot ngayon kasi medyo pagod na rin po tayo. Sa mga susunod na araw, matatapos din po natin ito kasi mayroon po tayong tinututukan doon kay Tati Donato po natin. Pag naayos na po, tsaka dito po tayo ano, araw-araw na rin isisingit po natin ito. Bukod sa charity na ginagawa po natin paglingap, mayroon din po tayong farming mga kalingap po. Kailangan din nating malinisan talaga to kasi masukal na oh. Ito po oh. Nakabuta ako, wag po kayo magalala. May buta po tayo. Para kunin po natin ito, mabunutan natin sa mga susunod na araw. Ito po oh, sukal na oh. Kaya kailangan po talaga nakabuta dito kasi sabi ni Kuya Arwell may kun daw dito kobra. May mga malalaking kobra dito. Kasi doon parte po maraming kun po diyan mga butas. Lalaki yung butas diyan. Kasi nung tinabasan ko po yan, dami talaga. Daming butas na malilinis. Ibig sabihin, pag malinis daw yung butas, may kuwan daw talaga, may nakatirang ano, ahas. Yun o. Ito yung hindi ko tinabas. Hindi ko talaga tinabas ito, mga kalingap ito. Hindi ko talaga tinabas to para mayroon po tayong mapag, ano, mapagsilungan. Lalo na pag ano, masyadong mainit. Mga ito o. Sa amin, gustong gusto talaga ng kuwan ito gagamba. Dito hindi pa po ako nakakita ng gagamba. Yung gagamba talaga na ano, yung pinang sasabong nila na gagamba. Hindi pa po ako nakakita dito. Yan. Tapos, susunod na mga araw talaga kailangan din po natin kuan ito. Malinisan ito kasi dito ako madalas talaga dumaan. Nung nag-iigip po ako ng tubig oh. Grabe yung sukal oh. Yan oh. Dito ako malimit talaga na dumadaan oh. Tapos sobrang sukal na oh. Ito. Kailangan din po nating malinisan ito. Para magamit po natin yung lupa. Yun. Kuna po tayo mga kalingap. Uuwi na rin po tayo. Para hindi po tayo maabutan ng malakas na ulan. Yun. Sasamantalahin ko na po. Napasalamatan po. Lahat po nang nagpaabot ng tulong para kay Tatay Donato po natin. Maraming salamat po. Sa inyong kabutihan kay tatay, talagang hindi po ninyo siya pinabayahan hanggang huli. Kasi ilang araw na po ang last night ni tatay, Lunes po ng gabi. Lahat po kami ng vlogger dyan sa lighthouse, ipupunta po kami doon para makipag-lamay. Maipakita po natin yung suporta po natin hanggang sa huli para kay Tatay Donato po natin. Tsaka gusto kong pasalamatan po yung mga sponsors po natin na talaga mababait. Maraming salamat po kay Ate Nancy Lim, kay Tita Inday PB from Chicago, Illinois, kay Ate Josie from Chicago, kay Tita from Toronto, Canada, kay Ate Heartpi Cabrera de la Cruz, kay Ate Raquel Clemena, kay Ate Monica from Japan, kay Mama Rowena Biernes. Maraming salamat po kay Mrs. Inji Alberta ng Canada, kay Sister Ajeng, ayun, maraming salamat po. Lalong-lalo na sa mga kababayan po natin na patuloy po na nagsusuporta sa inyong lingkod, sa aming lahat, kay Kuya Bal Santos Matubang, kay Ate Edna, kay Kalinga Prab. Maraming salamat po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Maraming salamat po sa mga silent viewers po natin. Maraming salamat sa mga kababayan po natin dyan sa abroad, mga bayani, mga OFW. Maraming salamat po talaga. Sila po yung kasama po natin sa paglingap sa mga kababayan po natin na talagang nangangailangan. Siyempre mga kababayan po natin na nasa Pilipinas, sobrang dami talagang nanonood. Maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat. God bless.